ngayon, ipakita ko sa inyo paano paggawa po ng gumamela jelly. Kaya, tutok kayo sa akin kasi unique recipe ito at madaling gawin at mura lang po. Ngayon, ipakita ko sa inyo anong mga materials dito, ang ingredients po. Ito po ay 20 pieces na gumamela. Meron akong tatlong klase ng gumamela dito. Ito, single petal ito. Ito, puti rin. Maski anong variety po ng gumamela pwede, ito rin, double sa itaas, sa baba, single. So, tatlong klaseng gumamela ang gagawin ko po dito. So, ngayon, tingnan ninyo, bago po ito hugasan, kunin ko muna yung sa gitna po. Hindi ito kasali sa recipe ko, ito. Tsaka ito, kunin din ito. Hindi ito kailangan. Tsaka ito, kunin yung mga green na yan, papat malinis to po. So, gagawin natin hugasan isa't isa. So, yun pong gagawin natin, tanggalin ang sa gitna at saka dito para malinis ang ating paggawa ng gumamela jelly po. So, ito na. So, I will be back guys or mamsis kung matapos ko itong lahat na kunan ng mga hindi kailangang parts na po ito. So, babalik ako mamaya. Yun po, tapos na po natin hugasan ito. Magtakal po ako ng ilang cups ng water po dito sa kaserola ko po. Gagawin natin po ngayon ay magtakal po tayo ng tubig, 10 cups po ng water po. Ilagay natin doon sa lalagyan po natin. Yan ay ilagay na yung bulaklak. Ilagay natin ang bulaklak at takpan po natin. I-boil lang natin hanggang malantay yung ating gumamela po. Alright guys, after a few moments, this already done. Tapos na po ang ano ko, yung gumamela ko na ano na po, nalanta na po yan. Kaya i-strain po natin yan para malinis po. Salain po natin. Ito na po mga mamsi. Itapon na natin ito kasi hindi na kailangan ito. Discard na natin. Ito lang kailangan natin itong juice niya po. Transfer na po natin sa ating kaserola po. Hugasan nyo na. Dahil mainit, ito lang gagawin ko. Ang gagamitin ko yung cup. Nulit naman na i-mission natin. Tuloy na natin po, pag kumukulo na ng ganito, tingnan niyo po ang kulay niya po. Parang purple. Pero paglagyan natin ng kalamansi yan, maging red yan siya. Ayan, tingnan nyo, parang strawberry na, di ba? Parang magic lang. Ayan. Tapos kunin natin yung mga puti, yung mga ganito. Kunin natin yan, tanggalin yan. Tapos guys, lagyan natin ng sugar. Ito po ay 1/2 kilo po. Tinakal ko po, 2 cups po ito lahat. Lagyan natin. Hintay natin magkaramelize ito mamaya. Na para ng jelly siya. Kaya, papatuloy natin mamaya. Pero balagi natin halu-haluin. Ganyan, ganyan. Tapos pag may bubbles po na puti, kunin po yan kasi hindi yun kailangan. Kasi mas maganda talaga walang bubbles na puti. Pag may bubbles guys, kunin ninyo. Na puti, tanggalin natin yan. Ganyan. Para maganda ang ating jelly. To pag makita kayo ng ganitong puti, tanggalin yan. Ganyan.
Kasi lalabas talaga yung puti. Kaya din na mag-vlogga kayo ng mga baboy, di ba? Pag may ganito, kinukuha yun. Tinatanggal yan. Ganito lang pagkuha yun. Pagtanggal. Pakuluin ko ito ng pakukuluin at pagkatapos, pag makakaabot at ang dessert ko, since yung malapod na parang jelly, saka ako babalik sa inyo po. Kanya, ato na, dessert ko, since na ito, tama na po ito. Ito. Kasi titigas pa ito pag malamig. Sasali na po natin sa mga nangagayo. Kunin natin itong mga bubble sa taas. Bubble. Ganun din sa kabila. Ito na po ang finished product natin. Ito na bakery. Okay, ang portion na tayo. Finished product na. Gumamela jelly po. Tikman natin. Mga kids ang titikim nito. Anong masasabi nila po? Mga jaja, una ka titikim. Sabihin mo kung masarap ba, ha? Yummy. Sobrang yummy. Anong lasa? Oh, good job! Oh, sige pa nga, ikaw pa nga, kain pa more. One more bite. Be? One more bite. Mmm, yummy!